Ang ating bansa ay madalas na bisitahin ng mga bagyo dahil na rin sa geographic location nito. Ang mainit na katubigan ng Pacific Ocean ang isa sa mga dahilan kung bakit lagi tayong dinadaanan ng mga bagyo. Mahalagang alamin natin ang proseso ng pagkakabuo ng mga bagyo dahil lagi may kaakibat na panganib at banta sa ating buhay ang mga ito. Ang nature ng mga tropical cyclones ang ating pag-aaralan. Kasama ko si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ang malalaking area ng katubigan ay may malaking impluensya sa weather o panahon sa ating bansa. Ito'y makikita sa mga katubigan tulad ng Pacific Ocean at Philippine Sea sa Silangan at West Philippine Sea sa Kanluran. Idagdag pa riyan ang mga katubigan sa loob ng ating arkipelago. Malaking bahagi ng solar energy na galing sa ating araw ang umaabot sa mga surface ng mga karagatan. Ito'y nakakapagpasimula ng proseso na tinatawag nating evaporation. Ang tubig na nag-evaporate ay madadala pataas sa ating atmosphere at ito'y eventually mag-condense at bubuo ng kaulapan na kung saan galing lahat ng uri ng precipitation. Ang mga prosesong ito ay nakapaloob sa tinatawag nating water cycle. Ang paggalaw na ito sa ating atmosphere ay maaaring mag-develop sa malalakas na cyclonic circulation na tinatawag nating cyclones. Ang mga cyclonic circulation ay ang paggalaw na nakaayon sa pag-ikot o rotation ng ating planeta. Mula sa nabanggit natin kanina, ang mga cyclonic circulation ay ang paggalaw na nakaayon sa pag-ikot o rotation ng ating planeta. Ang cyclonic circulation sa Northern Hemisphere ay counterclockwise at clockwise naman sa Southern Hemisphere. Ang pagkakaiba ng paggalaw na ito ay bunsod sa fenomenon na tinatawag nating Coriolis effect. Sa meteorology, ang mga tropical cyclones ay maaaring makategorize sa tatlong grupo base sa lugar kung saan ito nagmula o nabuo. Ito ang hurricane, cyclones at typhoon. Ang mga tropical cyclones na nabuo sa North Atlantic Ocean at Northeast Pacific Ocean ay tinatawag nating hurricane na mula sa salitang hurricane na diyos ng kasamaan ng mga Carib Indian. Ang tropical cyclone na nabuo naman sa Indian Ocean kabilang na rin ang Bay of Bengal at Arabian Peninsula ay tinatawag naman nating cyclones. Ang typhoon naman ay mga tropical cyclones na nabuo sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean. Ang typhoon ay galing sa Chinese word na typhoon na nangangahulugan ng malaking hangin. Ang typhoon ay may ugat rin sa salitang Griego na tufon na ibig sabihin ay whirlwind o ipo-ipo. Sa puntong ito ng ating video lesson, pag-aaralan na natin ang nature ng tropical cyclones. Ang mga tropical cyclones tulad ng typhoon ay ang warm core ng low pressure system. Ang low pressure area ay mga region na may mababang pressure kumpara sa mga kalapit na region nito. Ang air pressure naman ay tumutukoy sa force na ina-exert ng hangin sa ating kapaligiran. Ang low pressure system na ito ay may kaakibat na spiral inflow ng air mass mula sa ibabang bahagi at spiral outflow naman mula sa ibabaw na bahagi. Ang low pressure area na ito ay nabubuo sa ibabaw ng mga karagatan na may sea surface temperature at maging air temperature na higit sa 26 degrees Celsius. Habang ang hangin ay nag-i-spiral papuntang gitna, ito ay nag-accumulate ng large amount ng latent heat. Ang latent heat ay tumutukoy sa energy na na-release o na-absorb habang nagkakaroon ng phase change ang isang bagay. Ang latent heat sa spiraling air na ito ay galing sa ating karagatan. Sa tropical cyclone formation, mahalagang tandaan natin na ang heat na present sa low pressure system ay nagmula sa malawakang pagpapakawala o liberation ng latent heat mula sa condensation. Kaya mula sa mga nabanggit na konsepto, maaari nating ma-define ang tropical cyclone bilang isang non-frontal synoptic scale o malakihang cyclone na nabubuo sa tropical at subtropical waters na may tiyak at organisadong sirkulasyon. Pag sinabing non-frontal, ito ay mga low pressure system na hindi nagmula sa boundary ng mga nagsasalubong na air masses. Kaya para sa review, mahalaga na malaman natin na ang katubigan at mainit na temperatura nito ang dalawang pangunahing factor sa pagkakabuo ng mga tropical cyclones. Maaari nating makategorize ang mga tropical cyclones bilang hurricane, cyclone at typhoon na base sa lugar kung saan ito nagmula o nabuo. Ang latent heat na mula sa condensation ay isa sa mga pangunahing nagpapagana sa mekanism ng tropical cyclone formation. At panghuli, ang mga tropical cyclone ay ang warm core ng low pressure system na tuluyang madedevelop bilang isang non-frontal synoptic scale cyclone. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.